Mas hinigpita naman ang seguridad sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City kung saan nakapiit po ngayon ang ama ng Maute Brothers na leader ng mga umatake sa Marawi. May impormasyon daw kasing balak siyang itakas ng mga kagrupo. Balitang hatid ni June Veneracion. Mula sa Davao City kung saan sila naaresto noong Martes, inilipad at ikinulong rito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Kayamora Maute. Gayon din ang ikatlong asawa nito, anak na babae at manugang. Si Kayamora Maute ang ama ng magkapatid na Abdullah at Omar Kaya Maute, mga leader ng grupong Maute noong matake sa Marawi. Base sa organizational chart ng Maute Group, sa kanya at sa unang asawa niyang si Farhana, nakasalalay ang pagpupondo at logistics ng grupo. Katunayan, naroon din daw mismo ang nakatatandang Maute sa Marawi noong kasagsagan ng bakbakan. Siya po ay namataan sa lugar ng Marawi na nagdedirect ng operasyon nung kasalukuyang nagkakaroon ng kaguluhan doon. Lalong hinigpitan ang seguridad sa Camp Bagong Diwa at pinaigting ang intelligence monitoring ng pulisya. We haven't received direct reports on the plots to rescue, but if we look at how Maute Group operates, there is one instance where they rescued ordinary members of the group. Naka-full alert pa rin ang pulisya sa Metro Manila, kasama na nakatatandang Maute ang ibang high-risk inmates, kabilang ang ilang Abu Sayyaf. Kailangang higpitan para di na maulit ang tangkang pagtakas ng Abu Sayyaf noong 2005, na nauwi sa dalawang araw na standoff at pagkakapatay sa 25 preso. May mga Abu Sayyaf dyan, yung MNLF, MILF, yung mga suspect sa Ampat 1 case incident. Inaresto sa isang Davao City checkpoint si Maute dahil sa 8 standing warrant of arrest. Posibleng madagdag pa ang reklamong illegal possession of firearms and explosives at reklamo kaugnay sa pag-atake ng Maute sa Marawi. Ano nila yung plano nila pag-atake sa Marawi? Alam mo yon before pa nangyari po. Hindi pa tiyak kung anong ikakaso sa asawa, anak at manugang. June Veneracion, GMA News.